Charan! Ay mga boss, basag. Yo, what's up mga bossing? Magandang tanghali sa inyo. At nandito tayo sa Bulacan mga bossing ha. Dito na tayo nag-gumagawa sa ating bagong bukas na shop mga bossing. Ito yung area natin, Pulong Buhangin, kilometer 37. Kilometer 37, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan mga bossing. Tabi tayo ng Fortune Star Hardware mga bossing. Okay, ayan ang area natin at meron tayong ginagawa doon mga bossing, isang Innova. Tingnan natin kung good na ba yung trabaho nila dahil mga bossing, ang problema nung kanilang Innova ay sira yung magnetic latch mga boss. Okay, naibaba naman na yan mga bossing, napalitan na rin lang. Mga bossing, ito yung magnetic latch ng ating Innova, no? Sunog na yung magnetic. Pwede sana magnetic lang ang palitan, pero ang problema nito mga bossing, may tama din yung pulley, kaya nag-advise na tayo ng pulley assembly. Pag ganyan na nagbaga na yan mga boss, ganyan ka parang nasunog o naluto or kung ano man ang itsura niyan, hindi kayo pwedeng magpalit lang ng magnetic latch, no? Papalitan nyo na yan buong pulley assembly kasi sayang mga bossing, hindi po madudukot yung ating Innova. Hindi kasi madudukot mga bossing, no? Pero napalitan na namin ng pulley at saka ng hub. Ang problema, in-start natin ngayon, nangamoy yung ating magnetic. So, ibig sabihin, kanina kasi, nung binaba ang compressor, umiikot naman. So, sa madalit sabi, hindi nakitaan na parang stack up. Pero, kung magbabasihan ko itong sunog ng magnetic natin, itong ating pulley, mukhang may damage yung loob ng compressor. Kagaya niyang kanina, pag-start, wala pang dalawang segundo. Pagpitik ng aircon, nangamoy agad yung magnetic natin o yung ating hub. So ngayon, papababa ulit natin, papabiyak natin yung compressor. Tingnan natin kung anong nangyari sa loob. Kasi, hindi pa pwedeng ganun. Masisira yung ating pulley. Sayang. Pero kanina na, nung binaba nila, umiikot daw talaga. Ang problema doon, baka mamaya, kumalso na. Papababa muna natin mga bossing. Mga bossing, eto na. Bubuksan natin itong ating compressor. So, kaya nasira ang kanyang pulley ay dahil dito. At sigurado tayo na may problema itong loob. Kasi ngayon umipit na eh. Kanina, nung binaba nila, hindi raw eh. So, pinagalitan pa natin yung ating mga ibang kasama. No? At sabi ko, bakit hindi nyo chinek? Chinek daw nila, umiikot naman. Totoo naman kasi kahit papano kanina, iniikot ko rin eh. Kaso mga boss, walang front plate. Ginanong ko lang kanina. Wala naman siyang front plate na nakakabit. Pero gumalaw talaga, no? At kahit tayo, napatunayan kung gumalaw. Kaso, nung kinabit na namin, niload na namin ng Freon, biglang umipit na. At sigurado tayo dito na may tama ito. Medyo masakit ito, mga idol, kasi gasos ito. Hindi ko kaya mag-isang kamay, ha? Charan! Ay mga boss, basag. Basag yung kanyang... Ayan, nahulog na. Basag, basag. Ayan mga boss, Basag ang katol. Yari. O kaya mga bossing, nasunog yung magnetic at saka yung hub natin dahil dito yan. No? Sabog yun. Gastos. Palit compressor to mga boss. Wala tayong magagawa. Wala tayong pyesa nito. Latest pa kasi. Kung mga 2012 pababa, marami natin yan. Marami natin makakahuyang. Kagaya nung ginawa natin kahapon, no? Nag-remedyo tayo nung compressor. Okay, so wala tayong magagawang remedyo sa kanya, palit tayo ng panibagong compressor, no? Pero ipa-flashing natin yung buong system or yung ating condenser. Palit tayo ng filter. May opera ako sa kanya, pati evaporator, pero mukhang mabibigatan sila. So tingnan na lang natin sa condenser mga bossing.
Tama boss, wala tayong magagawa. Ito na yung bagong compressor. Papalitan na natin yan. Pero change oil muna natin mga bossing para nawala yung lumang langis. Or papalitan natin ng panibagong langis kasi hindi natin alam kung anong langis yung ginamit dito, no? Kaya papalitan natin. Ay, papalitan natin ng langis yung mga bossing yan. Para sigurado tayo na sa atin yung langis mga boss. Hindi tayo magdududa doon sa nakalagay na langis sa ating compressor na kinuha. Sukatin mo lang ganyan, sukat ha. Nag-flashing ka naman ng condenser, di ba? At yun na nga, mga bossing, nakakabit na natin yung compressor niya at nagload na tayo ng refrigerant. Meron tayong low side, mababa 40. High side natin, 175. Normal mga bossing. Kahit pa paano, may araw naman. Hindi lang siya ganun katutok sa ating sasakyan. Pero based dun sa reading natin, very good naman yung nakuha nating reading. At nakatulong din mga bossing yung pagbaba ng ating condenser. No, nalinis natin yung radiator. Nalinis natin yung condenser na flashing natin. Nagkaroon tayo ng pagpalit doon sa ating desiccant bag o yung ating filter dryer. O yun na, nakakabit na yung compressor. Hindi lang tayo nakatipid mga bossing, no? Hindi tayo nakatipid dahil wala, negative talaga. Hindi, hinanapan natin siya ng piyesa na para mabuusanan natin. Pero wala tayong mahanap dahil mga modelo pa tong compressor na nakakabit sa kanya, no? Kumbaga sa lumang modelo, marami natin mga piyesa-piyesa. Pero yung ganitong modelo, wala tayo mga bossing, wala eh. Okay, tingnan natin lamig. Nag-automatic naman, di ko alam kung ano setting nila sa loob. 6.9. Sagad natin yung ating thermostat kung mag-automatic pa rin. Ah, sa simula, ikaw at ako. Shoutout sa Shakaul. Okay, lamig na nakuha mga bossing. Pag hindi nag-automatic, bumababa ng 7.3, 7.2, anong oras na ba mga boss? Nainit pa naman dito sa pwesto natin, no? Yun ang gusto ko dito sa mga nakukuha nating shop mga bossing. Kasi yung araw talagang sa alas 8 mga bossing, medyo takip kami nung ating bubong, no? Kasi manggagaling kasi yung araw natin dun. Pero pagdating ng alas 12, alas 11 mga bossing, hanggang alas 5, nakababad tayo. Kaya talagang pinapaboran tayo ng ating araw na matasting yung mga ginagawa natin pag natatapos natin ng mga ganitong oras or mas maaga pa. No? Kumbaga parang nabababad natin sa sikat ng araw yung ating mga ginagawa. At meron nga siya nga, nag-automatic mga bossing eh. Narinig kong nag-off. Kasi kanina 6.1 ko nakita, 6.5 na. So ngayon, ayun, nag-on mga bossing. Oh. Bumalik. Sagad pa natin. Oh, ha? Tingnan natin kung hanggang saan. Kaya niya eh, dahil dagdagan natin ang hangin, naka-number, naka-low pala eh. 6.0. Ito naman mga bossing, hindi natin pinalaki ng konti pa yung gastos ng ating kliyente na dapat ang SOP pag nagpalit nga ng compressor, pati yung ating evaporator, valve, pinapalitan yan na nililinis yung evaporator, yung ibang system. Pero nakita naman kasi yung basag ng ating compressor, hindi siya yung totally parang na-damage siya na nagasgas na nagasgas na parang hanggang sa lumaki na lumaki yung gasgas. Nagkaroon ng mas maraming ribaba at pumangit ng pumangit yung langis na naging black oil ng totally, no? Ito naman sa atin, biglang crack lang nung ating piyesa sa loob. Kaya hindi ganun kalaki ang damage na nag-contaminate sa system dahil may filter dryer at saka may screen yung ating condenser. At kahit papano, na-flashing natin yun, hindi tayo umabot masyado rito sa evaporator. Pero kung ako tatanungin sa trabaho nga maganda, eh dapat talaga baba yun. Babayan dalawang evaporator, ipa-flashing yan, papalitan natin ng expansion valve, no? Pero lalaki nga yung gasos kaya hindi na natin ginawa dahil good naman yung nakita natin sa ibang system niya.
kaya hindi na natin pinush. Pero sinabi natin sa kliyente, syempre. Hindi naman tayo nagkukulang sa ating mga kliyente, mga bossing dun sa mga advice, dahil na-encounter na natin lahat eh, no? Kumaga, araw-araw namin ginagawa yan, kaya alam namin kung ano yung naging sitwasyon. At kung hindi naman, kailangan, hindi naman natin ginagawa, mga bossing. Medyo malat pa rin yung boses ko, mga bossing. Pasensya na kayo. At mag-aapat na araw na akong may konting nararamdaman sa ilong. Sipon. Ayan, 5.9. So yun ang bumababa pa, lalo ng pag nakasagad. Pero syempre, sasabihin natin sa kanila yung pagkatanghali, huwag ka magsasagad ng thermostat. At least man lang, balik ka ng mga 3, mga alauna, mga boss, no? Pero dahil nagtitesting nga tayo sa compressor, hanggat maaari yung ating high side, makita natin na mas mataas. Kasi syempre, kung nagkaka-top siya, mga boss, kung nagkaka-top siya na ganyan na setting mo, hindi mo yan makikitaan ng mataas na temperatura. Kasi namamatay, bumababa yung high side. Pero kung gusto mo makita talaga, huwag mo siyang masyadong pag-automatikin, o yung wag masyado mag-off yung compressor, para kung hanggang saan aangat yung ating high side, doon natin siya makikita kung hanggang saan, lalo na kung tanghali na magiging labanan, no? Mga bossing, binaba natin yung hood para makita natin yung final na reading, no? Kasi magkaiba yung nakaangat yung hood sa nakasara yung hood. Mga boss, tumaas siya ng 200 o mababa sa 200 nung nakasara yung hood natin, no? Pero very good pa rin naman kasi malamig, nagmo-moist pa rin naman kahit na medyo may araw pa nakatutok. So, nakukuha naman niya yung tamang lamig sa loob. Ayun lang, mga bossing, ha? Maraming salamat din sa inyo. At syempre, Santa Maria, Bulacan na tayo. Kung may problema kayo at makakatulong kami, PM nyo lang kami, syempre. At pag-usapan natin kung anong problema ng aircon nyo. Okay, ayun lang. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.